So masama kaya mitete sa panibagong tagpo ng ating vlog. And today ay magkakaroon lang tayo ng isang mabilisang vlog. Today kasi magpapalaundry ako. So number one question sa akin ng mga tao, every time makikita nila ako sa labas, na may dalang mga ganitong mga garbage plastics, eh dito ko nilalagay yung mga marunan namin damit para i-ready for laundry. Kaya tanong nila ako, mas mura daw ba kung magpapalaundry ka kaysa mag-hand wash ka or mag-washing machine sa loob lang ng bahay? So let us say wala kang automatic washing machine, kundi yung typical or classic type lang ng washing machine. Mas ahura ba sa gastos kapag ikaw ay magpapalaundry or hindi? Yung papalaundry na sinasawag ko ay ito yung mga laundry shop na self-service. Magbabayad ka lang, ikaw maglalagay dun sa mismong automatic washing machine nila. And meron na rin ding dry and clean. So kukunin mo na lang yung mga damit mo ng tuyo na. As in tuyo na, hindi mo na kailangan ibilag. So samahan nyo ako para makakita ninyo kung talaga mas mura magpa-laundry sa mga laundry shops or mag-wash ka na lang ng sarili mong damit sa loob ng bahay. So let's go! So mga kayamite, ito yung ating laundry. So dalawa yan, dalawa po yung klase ng laundry, no? So papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung panukat para mailagay po dyan. Hindi po yung basta-basta lang kayo maglalagay ng kung gaano karaming damit ang gusto nyo ilagay, yun na yun. So meron po tayong panukat dyan at makikita natin sa laundry shop. So ngayon, ang dala kong sabon ay, ayan, dalawa lang pong sabon ang kailangan natin. Kailangan natin ng yan, ito klaseng ganito. Dapat liquid type na detergent at saka yung ating fabric conditioner. So I prefer Downy, tawag doon, anti-kulob na kulay green, ganyan. So yan, nirefill ko na lang po yan, ha? Nirefill na lang po yan, hindi po yan yung mismong original na lagay yan. Nirefill lang ko na lang kasi mas mura kung magpaparefill ka na lang. Bibili ka na lang ng mga 900 milliliters o kaya yung 1 liter na mga Downy na refillable. So, bakit liquid yung gagamitin natin? Bakit hindi pwedeng yung powdered? Sorry, ayaw pong tanggapin ng mga laundry shop kapag powder yung gagamitin natin. Kaya, please, gumamit po kayo ng liquid type na detergent. Bye-bye! So, mga kayamitin, nandito tayo sa labas. Nag-aantay na lang tayo ng sasakyan natin. So, naka-ready na po yung ating mga labahe. No? Na nagpa-laundry ka, syempre, kailangan mo ng transportation. Kailangan mo mamasahe din. Di ba? Yung ating kahandal niya ng isang dalahin. So, kung kayo, kung magpapalaba kayo, please, try nyo nang maghanap ng pinakamalapit na laundry shop sa mga lugar ninyo. O, sama natin sila yan, o. No? Mga tiyahin ko tsaka nanay ko. So, hanap na kayo ng pinakamalapit na laundry shop sa mga lugar ninyo. So, nakasakay na tayo ngayon ng tricycle. So, papunta tayo ngayon sa barangay, no? Sa barangay. At ito yung pinakamalapit na laundry shop dito sa amin sa Darangan. Ang pangalan ng laundry shop is Spark. So mga kayamitin, dito na tayo ngayon sa may Sparkly Bubbles. Ayan si ate. Bale, ang dami kasi mga naka-line up pa ngayon. So ang ginawa na lang natin ay maservisan na lang natin sana yung maglalagay ng mga damit. Yan yung mga damit natin. Ayan. Sana yung maglalagay ng mga damit, lahat na yon, tapos kukunin na lang natin as in tuyo. So tingnan natin kung magkano yung mga price dito. No? So dyan yung makikita yung mga price. Ayan. So depende yan sa mga laundry shop na mapupuntahan nyo. May ibang mas mahal, may ibang mas mura. Pero kasi sa akin, mas mura na dito eh. So tayo standard wash na 65 pesos at saka drying in 40 minutes. So suma total 125 pesos. Eh, dalawa yung load natin. So meron tayong 250 pesos. So per bag, meron tayong 15 pesos na service fee. So 30, so 280. So ito yung sinasabi ko sa inyo. So dito yan, di po per kilo ang palaba. Per load po yan. Dito po nakasukat po yan dito. So dapat, ganito lang yung sukat para ipasok mo sa loob ng mga loads. Okay? So dito yung labahan na yan. Tapos dito naman sa ibabaw yung pagda-dry. Ayan. Yung process ng drying, iba po ito sa process ng drying dito. Meron tayong tinatawag na spin drying kung saan umiikot yung mga damit, natutuyo siya sa babang umiikot. Dito naman, parang niluluto na yung mga damit nyo para matuyo siya paglabas, as in para siyang naarawan.
Yan. So ganun po yung proseso ng paglalaba rito sa mga self-service na laundry shops. Yan. Kung sa aliman kasi wala namang pila, antay ko na lang sana kaso may mahabang pila, marami tayong pwede magawa. Yun yung efficiente rito sa pagpapalaundry kasi at the same time, habang nilalaban yung mga damit mo, pwede ka na rin gawin yung ibang mga errands mo sa bahay. Sabi ni ate, balikan ko kahit mga 5 onwards. So, nag-alas 7 kasi itong laundry shop. So, alam mo, naglakad-lakad lang kami dyan at bumili kami ng ulam. So, daanan ko na lang. Pwede na kami muwi, di ba? So, yan. Balikan ko na lang ngayon mamaya. Pag-pick up na natin yung damit. So, ngayon, lalabas na tayo. Ito yung laundry shop. See? Ayan, no? Guys, di ba? So, what's up, mga kamite? So, ayan, dito na tayo. Binalikan na po natin yung mga damit natin. At sa atin, may ari po ng sparkly bubbles. Ayan. Dito po kami matatagpuan sa Barangay Darangan, katabi lang ng Barangay Hall. Magpalaban na po kayo dito para convenient po ang maglabas sa laundry. Hindi na po kayo mahihirapan. Just pwede rin pong drop off. Meron pong service. At very affordable po yung prices namin. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye! So, what's up mga kayamit? Nandito nga tayo. Nakauwi na tayo. Pakuha na natin lahat ng ating mga pina-laundry. Ito sa inyo. O, yung dungis mo. Dungis mo. Andung. Oh, matutuloy yung damit to. Ang dungis mo na yun. Okay, so anong advantage na itong pagkapalaundry natin? Number one, pricing. Yun naman pinakamahalaga sa atin. Kung mahal ba o mura. Para sa akin, this is really budget friendly. Mukha lang siyang mamahalin kasi laundry, yung term na nagpa-laundry. Pero kung susumahin natin guys, kasi 60 plus 65, 125 for isang load yun. Tuyo na yun, nalaba na, natuyo na. Plus, service fee, 15 pesos per load. So, hindi na po kasama yung tiklop doon na sila na yung magsasalansan, maglalabas at ilalagay doon sa pinagtuyo, sa para matuyo. And pipick upin muna lang, pupunta muna lang doon. So, total of 2 loads, 280 pesos. So, 280 pesos plus the transportation, let us say 60 pesos balikan. Kasi dadalhin ko doon at pipick upin ko. So, total of 340 pesos po yung nagastos ko para doon sa dalawang load na yun. Na kung saan, pag tayo ay nagbayad ng tao na maglalaba, sagot na natin ang pamerienda, sagot pa natin yung sabon, sagot pa natin yung tubig, sagot pa natin yung space para kung saan isasampay yung mga damit. In which is, magkano yung labor binabayad sa mga manlalaba? Usually, 500 pesos, 300 to 500 pesos. At minsan, hindi ka patiwala kung talaga bang malinis yung pagkakalaba, kung talaga bang, alam mo na, paano ginawang pag-style ng paglalaba. Para sa akin, 340 pesos total is really a budget-friendly, di ba? And number two, time efficient. Let us say, dalawang load yun, di ba? Sabay po ilalagay yun. So, ibig sabihin, 1 to 2 hours, tuyo na yung labahan mo. Alam ko naman na tayong lahat ito na tayo na maglaba at most of the times, it consume 4 hours to 6 hours yung paglalaba, di ba? Sabihin na natin na meron tayong washing machine, di ba? Kasi sabi ko nga, wala tayong automatic laundry. Sabi na natin na normal lang na klase ng washing machine yung gamit natin. Huwag ka malikap! Ilalagay natin yung ating damit, isasalang for washing machine, di ba? Tapos pipick upin natin, kukuhin natin, babanlawat, tatlong klaseng banlaw, iba pinupokpok pa, iba pagpipinibanlaw. So sobrang hirap, sobrang hassle, di ba? And number two is anti-hassle. Paano kung umulan? Paano kung umulan? Problema po ng mga naglalaba yan. Pagkasampay, biglang umulan, hahanguin mo. Umara ulit. Sampay ulit. Umulan ulit. Sobrang hassle po niyan para sa mga naglalaba. Patulad po ako, naglalaba din po ako. So, hassle po yan. So, ibig sabihin, kapag may pinalaundry mo, automatic, umulan man o umaraw, tuyo ang iyong damit dahil niluto po yung damit mo. And, yun nga, yung hassle na pa naglalaba ka, di ba? Habang naglalaba ka, nababasa ka. Yung forma mo, wala. Eh ako nagpa-laundry. Kung anong suot ko neto ngayon, yung nagpa-laundry ako, pag uwi ko, eto pa rin. Hanggang nagbablog ako, eto pa rin. Doon nagluto ko, eto pa rin. At ito mo, di ba, hindi naman tayo dubyos, di ba? And last but not the least, the quality. Based on my preferences, mga kaibigan,
mabango at malinis po yung pagkakalaba. At nasa sa inyo naman yan, kung paano mo yung, ano yung preferences mo, kung anong klaseng laba yung gusto mo mangyari sa damit mo. Kung hindi mo gusto yung resulta ng pinagpalabahan mo, which is yung laundry shop na pinuntahan mo, baka hindi para sa ito. Pero para sa akin kasi, since hindi naman kami do-beauty magdamit, okay sa amin po. Kasi mabango talaga. Kung sa meticuloso ka, gusto mo talaga yung hand wash, may mga klase ka ng damit na hindi pwede ipalaundry kasi feeling mo baka masira, o kaya naman hindi natatanggal yung mancha, walang masama doon. Kaya kung may mga damit tayo na pwede naman pambugbugan, hindi, palaundry mo na yan. Kasi marami naman tayo mga damit na pambahay na, alam niyo naman, hindi naman sobra-sobrang napuputikan, hindi sobra-sobrang namamansyahan. Kaya yun yung mga magandang ipalaundry. Lalo na yung mga kumot, mga kortina, blankets, mga obrekama, o ano man, yan, maganda po ipalaundry. Kanya, ano eh, teddy bear, di ko pa lang na-try. Pero, nasa sa inyo yan. At, yun lang, so, di ba pinakita ko naman sa inyo, nanggaling tayo sa Sparkly Bagos, sa mga tagpuan lang sa malapit sa Barangay Hall dito sa Barangay Darang, Binuan ng Rizal. And, you know, guys, support local, support mga kababayan natin na nagkatagoy ng mga gano'ng klaseng business. And I hope, dalawin nyo, puntahan nyo. Ako kasi din talaga ako nagpapalaundry. So, natuto lang din ako dun ako. Siyempre, malapit. Ano ba na? Please like, comment, and subscribe. At kung hindi po ano gusto, click ang bell notification para kita updated sa lahat ng mga video. Bye-bye! Para sa mga live new tips at para makakatulong sa ating pamumuhay bilang mga adult, no? Mga kayamit eh. Pagluluto, mga items na pwede magamit sa bahay. Makamatulungan ko kayo. Bye-bye! Woo! Alin, samahan nyo akong magluto sa Sabadon. Sa Sabadon, dalin at panoorin na at matuto sa Sabadon.